Hello guys, good morning. Welcome po sa Munting Channel natin. Sa ngayon, sa araw na to, i-share ko sa inyo kung paano magkuha ng mga requirements bago tayo magkaputol ng coconut tree. Coconut tree ba? Yung punong nubi ba? Okay. Kasi sa beach na ito, mayroong dalawang puno na medyo delikado siya kasi yung isa nakapabor na sa kabilang building, tapos delikado pag natamaan sila ng mga bunga na kinain ng daga. So kailangan natin putulin. So mayroon din isa dito na tapat din siya ng pinto, kaya delikado rin siya. So kailangan natin siya ipaputol. Kaya lang, di po basta-basta makaputol ng lubi. Marami pong requirements. Mayroon po tayo proseso na makakuha ng requirements. Ganun ba? Okay. So ganito po gagawin natin. Una, pag mayroon kayo ipaputol, yung punong, hindi punong kahoy, yung katawan ng lubi, kailangan ay markahan mo. Markahan mo siya. Kulay pula. Kulay pula, gaya ng ginawa ko to. Ngayon, may kulay pula. Number one. So, dalawang puno ipaputol natin kaya, mayroon pang kasunod sa number one. Number two. Punta na tayo sa number two. Ito yung number two. Oh. Sa taas na to, kasi mahaba na to, mga, to, mga 50 feet na to, yung bunga niya ay mahuhulog doon sa ginagawang gusali. Kaya, delikado po. Ito namang isa ay nakapasastapat ng pinto, yung gate. Itong puno na to, yung mga bunga na medyo di siya healthy. Tingnan nyo. Marami siyang gaya ito. Gaya nyo sa taas. O, parang di siya healthy. O, tingnan mo yung mga ano nyo. Kinain pa ng daga. So, kailangan talaga tayo sa ipaputol para for safety. So, guys, ang gagawin natin, una, pumunta tayo ng barangay. Manghingi tayo ng pahintulot sa barangay captain. Tapos bigyan kanya ng certificate to baka punta ka din doon sa PCA. Yun namang PCA, Philippine Coconut Authority, doon ka rin nila explainan kung ano ang kailangan natin gawin. Meron siyang lang mga requirements. Ganito ang mga requirements. Okay. Pag nakuha mo na itong mga requirements, kasi ang receptionist doon, talagang sabihan ka na ganito ang gagawin. Tapos, mababayad naman doon ang receptionist nila. Tapos, turuan ka. Tapos, punta ka ulit sa barangay. Dala-dala mo na yung mga papel galing sa PCA. Kasi, ipopost pa yan ng 7 days. Pagdating naman ng 7 days, mayroon ka na namang tawagan. Kasi yung pagpost ng 7 days, kung wala bang umayaw, wala bang mayroong mang mag-pwede, gano'n ba? So, baka mayroong tinan, gano'n. Sa maraming dahilan. So, pag abot ng 7 days, punta ka ulit sa barangay. Kunin mo yung iniwan mo doon. Tapos, pirmado na sa kapitan yung punong barangay. Tapos, tawagan mo naman yung taga-PCA para sa sa inspection. Yung galing doon sa barangay, nagaling din sa opisina ng PCA kasi iba rin yung mag-inspeksyon, kailangan nakalatag na ibigay mo sa kanya para ma-check niya o anong mga supporting papers ang nasa sayo. I-check niya yun. Tapos, pinirmahan na naman niya. Pagtapos na siya nagpirma, punta ka na sa DAR. Kasi doon sa DAR, iba na naman ang mag-inspeksyon. Kasi doon sa DAR, isa, i-inspeksyon nila ang ipaputol mo kung ano ipaputol mo. Halimbawa, lubi, o kahoy. Then, tinan din nila kung meron bang tinan. Kailangan pag meron ka ng tinan, siyempre okay ang tinan na meron ka ipaputol. So, yun. So, mayroon request ng permado ng maro o kahit sa kapitan meron din park. So, ganito rin ang mga requirements sa DAR. Okay, nakuha na natin yung isa sa mga requirements pagkaputol natin ng dalawang puno. Kasi nung isang linggo, doon nag-inspeksyon ang taga PCA, yung bang Philippine Coconut Authority. Tapos kahapon, ang taga DAR nag-inspeksyon sa doon. Kaya ito na, permado na ni Amelita
Carillo Agansolio. Okay guys, nakuha na natin. So kailangan na naman natin to ng magpanotaryo para doon naman tayo sa... So sa ngayon, kumpleto na po tayo. So ganito na po, pwede na tayo magpaputol. So kailangan pang magputo pa tayo ng mga ilang feet kasi ano eh, malapit siya sa bahay at saka sa kural. Kaya ito ang safety na proseso. Ah, yan lang kaya itong tumbahon to.